bibigyan ko lang ng reaction mga kapatid yung mga nangyayaring kasinungalingan ngayon ng mainstream media, lalong-lalo na yung ABS-CBN na sinasabi na ang Korte Suprema daw ay walang record doon sa pagbabayad ng multa ni BBM tungkol doon sa pag hindi niya pagsubmite ng kanyang income tax return na nagiging dahilan ngayon upang siya ay pilahan ng disqualification case ng mga bobo. Bakit kayong mga sa dami ng mga researcher ng mga mainstream media na to, bakit hindi nila nalaman? Samantalang kami na lalo na yung itong abang lingkod ninyo si Bagkit mga patid ay isang maliit na vlogger lamang nakapag-imbestiga kami o nakapag-research kami ng resibo mismo na pinagbayaran ni BBM doon sa multa worth 67,000 doon sa failure to file an income tax return na ikinaso sa kanya ng BIR mga ilang dekada na nakakaraan. Ako yung nagtataka lang dito sa mga mainstream media. Ha? Yung mga researcher ninyo ay may mga silbi. O baka naman mas matalino pa kami nang di hamak sa inyo. Oh, 'di ba? So, ayan mga kapatid, malinaw ito na panggigipit lamang kay Bongbong Marcos sa kanyang kandidatura sa pagka-presidente pagkat hindi na nagtatrabaho itong mga bobong to. Hindi na nagtatrabaho yung mainstream media. Ang mahalaga lang sa kanila ay masiraan si BBM sa mata ng mga butante para at least makuha sila ng butante ng mga taong papabor sa kanila ang mga kabalasubasan. Ang nangyari kasi ngayon mga kapatid, di mukhang nauulit na naman yung 1986 na Peking Revolution. Revolution yun ng kabalasubasan sapagkat nagsasama-sama na naman ang simbahan. Nagsasama-sama na naman ang mga mainstream media. Nagsasama-sama na naman ang mga politikong gunggong na sumasama na naman ang mga militar para patalsikin si Bongbong, hindi pa nga nananalo. Ganyan ka nerbyoso ang mga kalaban ni Bongbong Marcos ngayon. Di ba? Kaya anong magagawa natin, mga kapatid? Siyempre, magkaroon tayo ng revolusyon online para ipagtanggol hindi lamang si Bongbong Marcos, kundi may pagtanggol ang ating bansang Pilipinas laban sa mga mapang-alipusta, mapanloko at mga balasubas ng Republika ng Pilipinas. Sama-sama sana tayo para ipagtanggol ang katotohanan dahil yun ang nararapat at dapat. Ha? Yun ang tama, mga kapatid. O, ewan ko kung kami nakapag-furnish ng ganitong mga resibo at hindi kaya ng mainstream media, sana dapat lang hindi na mabalik ang ABS-CBN dahil kabubuhan lang din naman ang pinapalaganap sa ating bansang Pilipinas.